Morning! Another day, another mini vlog. I'm here today in Marina Bay. We went here with my Jusawa, but he went differently. He went to Asia Pacific Maritime Expo 2024. At ako naman ay pupunta sa Marina Bay Hotel. It's been a long time kasi since the last time I visit the place. That was 2019 and I went to the 57th floor, but I don't have any video or picture. At this time, let's try to go up later. The hotel is really beautiful with a lot of tourists from different countries. Ang tataas ng mga paso nila, mas mataas pa sa akin. Let's look around first before we go up. Lahat na yata ng kailangan mo nandito sa lugar na to. They have Casino Expo, Fitness Center, at Shopping Center. Puntahan natin yung sinasabi nilang Grove Tree. Yung sightseeing niya. Diyan lang sa may 6th floor sa likod ng hotel na to, but bago ka umakyat, you have to go out from the hotel first. At doon may makikita kang elevator going to 6th floor. Hindi ko na na-video yung elevator kasi may dalawang couple na afam kanina. Nagtanong way dito. So hindi ko na rin sila binidyo dahil baka ayaw nila. So ayan na nga, nandito na tayo sa 6th floor at makikita mo din ang loob ng hotel habang ikaw ay dumadaan papunta sa sightseeing ng Grove Tree. Tamang-tama yung pagpunta ko dito dahil ang ganda ng panahon. I have been here 4 times in Singapore. First, 2012, 2019, 2023, then now. Ang Singapore pala ay bahagi na ng buhay ko kasi dito ko nakilala ang aking jusawa. At kung gusto nyo palang malaman kung paano ko siya nakilala, just comment down below. Paglabas mo pa ng pintuan, matanaw mo na ang Grove Tree at ang pinakamalaking Ferris wheel dito sa Singapore. Gustong gusto ko itong mga punong nakapaligid dito. Ang sarap dumaan. Feeling mo nasa palasyo ka, Char. Ewan ko kung naririnig niyo ako, guys. Pero yan, sobrang init dito kumpara sa Shanghai. Gustong gusto ko tong video na to, yung naglalakad ako tapos sa taas nakikita yung Sky Park. Tatanggalin ko sana yung jacket ko at ibida ko sana yung aking maliit na shoulder pero sabi ko wag na, nakakahaya. Bakit magsitakbuhan sila, Char? Yan yung mahirap gumala nang wala ka talagang kasama. Sariling sikap ba? Habang nagbibideo ako dyan, may mga iba't ibang tourist na nandyan, kaya maingay. Hindi talaga ako nagsasawa na pumunta dito, lalo na pag nakikita mo yung view na ganyan. Tapos dito, and most of all dito, diba? Shout out kay Joy Trinidad at Sherry Lou at sa kanyang husband. Nakilala ko sila dito at sila yung mga kasama kong pumunta sa 57th floor. First time nilang pumunta dito sa Sky Park sa 57th floor. Ang sarap nilang kasama kasi kahit saan, sige, go lang ng go. Iba talaga ang Pilipino, ano, lalo na pagka nahanap mo ay isang friendly din. Ayan si Sherry Lou at ang kanyang hubby. Lima kami dyan sa elevator, dalawang Chekwa tapos kaming tatlong Pilipino. Noong unang pumunta ako dito, akala ko nasa 200th floor. 57 lang pala. At ayan na guys, nandito na kami sa 57th floor. At sumabay na kami sa mga Chekwa. Dito, nag-sightseeing lang kami. Hindi kasi kami guest. Kaya hindi kami makapasok kung saan yung merong swimming pool. Sabi ng guard, pwede daw kami sightseeing lang. At ito nga yung nakita namin dito sa Tower 1. Dito makikita mo yung mga iba't ibang klase ng barko, maliit, malaki, at dito rin makikita yung Grove Tree. Sobrang ganda pag nasa taas ka. At yan, kanya-kanya na kaming kuha ng mga videos at photos. Dito sa kabila, makikita mo naman ang mga building. Grabing ganda pag nasa taas ka talaga, makita mo lahat. At dito ko nga nakita malapitan ang swimming pool, ang daming naliligo at ang daming mga guests. Kaya hindi na rin ako nagpahuling magkuha ng video. Hindi ka naman pala basta-basta mahulog dahil may salamin sa gilid. Noong unang punta ko kasi dito as in tinignan ko lang and then bumaba na ako.
At ito na yung pagkakataon na nag-stay ako ng matagalan at dito ko nga napuna na ganito pala kaganda ang Sky Park. Dito mo makikita ang buong Singapore. Ah, pakaganda. Sa first tower, 1 to 57th floor. At sa second tower, 1 to 55. And the third tower is 1 to 57th floor. At sa first tower, ito yung mga makikita mo. Siguro na sa 20 minutes din kami nag-stay dito. At balak namin pumunta sa third tower. Pero bago kami bumaba, nag-video muna ako. At nakababa na nga kami, pumunta kami sa third tower. At dito mas maraming tourist. Nakagaya namin na nag-sightseeing lang. Wala din silang mga ticket. Dito sa my third tower, mas open. Hindi tulad sa first tower. Para siyang may park na pwede kang maglakad-lakad around the corner. At dito din, iba ang view. Dito mo malapitan makikita ang Group 3, Garden by the Bay, at Flower Dome. Sobrang ganda talaga pag nasa taas ka, kitang-kita mo lahat. Sobrang saya din ang aking mga kasama, tulad ko. Hindi man kami nakapunta sa pangalawang tower, at least nakita namin at napuntahan namin ang first and third tower. At malaking bahagi na yon para sa amin. Habang nagbibideo ako, sila naman itinuturo nila kung ano yung mga nakikita nila at nakikita ko sa kanilang mga mata kung gaano sila kasaya. Ang bait naman ni Kuya, siya yung tagahawak ng bag ng kanyang partner. Ang masasabi ko lang dyan, sana all. Hindi nila alam na kinukuhanan ko sila ng video, on the end napansin nila kaya napahaya na lang din sila. Pagkatapos namin nakita lahat ng gusto naming makita sa third tower at bumaba naman na kami at sila naman ay pupunta sa Flower Dome at ako naman ay pupunta sa Bugis. 2 stop lang kasi sa City Hall to going to Bugis. Malapit na ako kaya hindi ko na talaga pinalampas at nag-MRT pala ako. Mas malapit at mas tipid sa pamasahe. Ang gano ng kanilang station. Parang airport lang. At nandito na nga ako sa Bugis. At ito nakita ko, Junction Mall. May nakita ako na Junction, Bugis or Junction Mall. Pinasukan ko. At ito naman yung mga nakikita ko, mga branded items. At hindi ko makita yung sinasabi nila na Bugis Street. Kaya hinanap ko na naman ang subway station. At yan nga, sumakay na naman ako dyan papunta sa Lucky Plaza. At dun sa Lucky Plaza, naligaw naman ako kung saan na naman ako lalabas papunta doon sa Tangs. Buti na lang gamay ko na ang MRT station kung saan ako lilipat, saan ako sasakay, sa Blue Line or Red Line. Pero ito naman ako naligaw papuntang Lucky Plaza. At buti na lang, lagi kong daladala si Magda. Magtanong, char. Ayun nga, dahil kay Magda, nalaman ko saan ako pupunta. Ang laki kasi itong Ion Orchard Mall. Ang daming labasan pero ibang way. Kaya lang naman ako pupunta sa Lucky Plaza dahil sa mga Filipino food. Doon kasi iba't ibang klase ng pagkain na wala sa Shanghai. May lechon, pakbet, isda, gulay, at iba pa. Pag nakapunta ka dito sa Singapore, akala mo nasa Pilipinas ka kasi ang daming Pilipino. Tapos dito mo rin makikita ang iba't ibang Pilipino product. At lalo na may Jollibee din sila dito. Tapos may mga pagkain, gawang Pinoy talaga. Kaya bawat visit ko sa Singapore, hindi talaga pwede na hindi ako makapunta sa Lucky Plaza. Dahil doon lang ang chance ko na makatikim ng Filipino food at makabili ng Filipino product. Pag dumaan ka dito banda, makikita mo ang McDo, pero this time wala akong nakita. Bakit kaya, under renovation? Or nilipat nila ng pwesto? At bago pala ako kumain, bumili muna ako ng bag na ganito. Ibibigay ko sa aking dalaga at sa aking kaibigan na nasa China. Last time kasing pumunta ako, bumili na ako para sa aking mga hipag. So ngayon, akin naman at ang aking dalaga. Ang sarap ng mangga nila pero hindi naman ako pwede bumili at dalhin sa China. Nandun pa lang ako sa bilihan ng mga damit at bag. Amoy na amoy ko na yung mga pagkaing Pilipino. Ang dami palang tao kahit weekdays.
Ngayon, nandito na ako sa Lucky Plaza. Sa dami mong makikitang pagkain, hindi tuloy ako makapili kung ano ang kakainin ko. Bago ako bumili ng aking pagkain, bumili muna ako ng maiinom at napili ko avocado shake. Dahil nga walang bangus sa China, at ito ang pinili ko, bang silog. Tapos umorder ako ng kalahating pansit. Mayroon silang lechon, pero hindi ako natatakam sa lechon. Mas gusto ko talaga yung isda. Dito, pwede ka palang umorder ng kalahati lang. Tulad ng bangus, pwede kalahati. Yung pansit, pwede rin kalahati. Kahit anong orderin mo dyan. Pag naka-order ka na ng food na gusto mo, meron silang ibibigay sa'yo na sinigang soup. At ito na nga ang aking order. Kain tayo! Habang kumakain pala ako, may mga na-meet ako na Pilipina na nag-work sila dito sa Singapore. Yung isa, bahay. Yung isa naman, remitan. Hindi ko maalala ang pangalan niya, but shout out sa'yo ate na sa next visit ko sa Singapore, pag nandyan ka pa sa iyong work, bibisitahin kita. At siya ay matagal na rin dito sa Singapore at nag-work din siya sa Hong Kong as a remittance. Pagkatapos ko kumain, naglibot-libot muna ako dito sa Lucky Plaza bago pumunta sa hotel. At meron akong isang shop na napuntahan. Lahat ng souvenirs meron sila. Mapa t-shirt, bags. Hindi na ako naligaw-ligaw. At least kahit paano. Alam ko na kung saan. Pero, haba lang nilalakad. Lahat ng station, ang layo. Almost there, one station. But before I reached the hotel, kailangan muna mag-walk ng 10 minutes. Hanggang dito na lang ang aking vlog. Salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe my YouTube channel, Aki on Fire. Hanggang sa muli. Bye!